Magandang araw mga kaibigan. The other day, nakatanggap ako ng text message sa isang masugid kong subscriber from Uzami City. Sabi niya, General, pwede ba disiplinahin mo si Banat Boy? Niyuyurakan niya ang iyong pagka-general. Sino ba yung Banat Boy? Hindi ko. Ang kilala ko, Banat Bay. Kaibigan ko naman si Banat Bay dahil parehas kaming vlogger in support for Digi Bantag. So, hindi parang malayo na batikosin ako o kalabanin ako ni Banat Bay dahil nagsama kami sa Baguio nung December. Yung prayer rally niya, no? Kasama kami doon. Kamayan kami. So, sino itong Banat Boy? Hindi ko kilala. First time ko marinig itong vlogger na ito. Disiplinahin ko daw dahil niyuyurakan ang aking pagiging general. Okay. So, i-search ko sana sino yung Banat Boy. Wala. Hindi ko napagtuunan ng pansin. Nag-response na lang ako sa aking subscriber from Uzamis. Sabi ko, okay lang sa akin yan. Pabayaan mo na lang si Banat Boy. Bahala na ang Diyos sa kanya. Ganon aking response. So, hindi na ako nag-search kung sino itong Banat Boy. Dahil hindi ko kilala eh. Si Banat Boy, palagi akong nanonood. Dahil malaman yung mga, ano, yung mga critical thinker itong si ano. Malalim mag-isip si Banat Bay. Ganan ako sa kanya. Magkaibigan kami. Although nung panahon sa kampanya, last year's election, medyo magkasalungat kami dahil BBM ako, siya naman, Isko. Ngayon, magkasama na. Banat Boy, hindi ko talaga kilala. So, I decided, hindi ko na yung pagtunan ng pansin. Bahala ng Diyos. Kasi, niyuyurakan daw niya ang aking pagiging general o pagkatao ba? Wala lang, baliwala sa akin. Mamaya, itong the same subscriber from, nag-response pala sa akin yung taga-Uzamis nung sinabi kong bahala ng Diyos. Sabi niya, kung nasa Uzamis lang yan, tao na yan, wala na. Naibitin na ng patiwarik. Tumawa na lang ako kasi gusto niya talaga kong dipinsahan itong subscriber. By the way, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. By the way, itong subscriber kong ito, ito yung nagpadala sa akin ng litrato ni Governor General Waminal at General Acorda na nag fellowship dinner 6 days bago nila aristohin si Mayor Dumanog. Okay. Later on, mga kahapon ata, nagpadala si itong subscriber ko ng video, YouTube video. Nung tinignan ko, wow, isa kong kaibigan ding vlogger, pro-bantag vlogger na si BMR. ito yung ni BMR, oh. Basahin ko, BBM vlogger, tinawag na parang satanas. Kasi nilagyan niya ng asterisk eh. Tinawag na satanas, oh my God, loyalist versus BBM vlogger. So itong pagkaintindi ko dito sa, kasi hindi ko pa napanood itong video ni BMR. Binasa ko yung mga comments. At lumalabas dito na si kapatid natin na BMR, isa sa mga diehard na vlogger ni DJ Bantag, all the way yan, parang dinidipinsahan niya ako. Yun ang aking pagkakaintindi. Dinidipinsahan niya ako. At yung mga comments naman, nagsasabi na kilala nila ako. So, cool ka lang, BMR. Salamat, kapatid BMR. Sana magkita tayo one of these days. Okay? So, ganyan talaga ang buhay ng... Oh, by the way, bahala na kayo kay Banat Boy kung panoorin nyo, hindi. Basta akin, hindi ko yan papatulan. Bahala siya kung anong itawag niya sa akin. Anyway, kung niyurakan niya ang aking pagkatao,
Oh, di kung anong tingin niya sa akin, may kanya-kanyang perception. So, ang akin lang, everyday, namamalandong ako sa Bisaya, nag-meditate, nag-muni-muni kung ano ba at talaga ako, ang aking pagkatao, una sa harapan ng Diyos at sa harapan ng aking kapwa-tao. Kasi yung binabantayan kong relationship, dalawa eh. My relationship to God and my relationship to my fellow men. Ito na po yung two greatest commandments. Ang first commandment, greatest, is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yun. Gusto kong sundin yun. Yun ang aking priority. Kaya tinitingnan ko, am I in close, good relationship with God? And it's my wish na makasunod ako palagi sa kalooban ng Diyos. And then, ang second is, ano ang relationship ko sa aking kapwa-tao? Am I a blessing to others? Or am I a good influence or bad influence? So bahala na yung tao kung anong tingin nila sa akin. Ang importante sa akin, ano ang tingin ng Diyos sa akin? That's what matters most. Anong tingin niya? Ang aking, kung isummarize ko yung purpose ng buhay ko, yung kung anong considered na success, masasabi kong tagumpay ako, una is, I want to be the person God wants me to be. Tinatanong ko, Panginoon, I surrender my life to you today. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me the person you want me to be. Gusto ko maging katulad sa Panginoong Jesus. Yun. So, character. Alam ko, marami pa akong dapat ayusin sa buhay ko. I'm not perfect. Ang isang ugali ko dun, yung madali akong magalit. But salamat sa Diyos is napapansin ko, nakukontrol ko na yung galit. Kaya, ano na lang, kaya ko na lang tawan-tawanan yung mga ganyang mga pangyayari sa buhay ko. Noon, ah, hindi. Laban ka agad. Ngayon, hindi na. So, nagkakaroon na ng change kasi yun ang dalangin ko sa Panginoon na may character. And then, next is gusto kong sundin o gawin lahat na pinapagawa ng Diyos sa akin. So, itong aking vlogging journey, gusto kong i-review sa mga hindi nakakalam. Hindi ko na kailangan mag-vlog for the sake of money. Yung kumita lang, salamat, may pension ako galing sa inyo, sa taong bayan. Malaki-laki ang pension ko as 2-star general. Dalawa na lang kaming mag-asawa. Sobra-sobra na yan. Mga anak naming tatlo, maganda ng kalagayan, nabibigyan pa nila kami kung gusto nila kaming bigyan, kailang hindi na namin tinatanggap yung iba. So, bakit pa ako nag-vlogging journey? For the sake of money? Hindi. Utos ito ng Panginoon. Una, ang purpose niya is to share my life. To extend a positive influence in society. So, kung itong aking pag-vlog, bad influence, dalangin ko sa Diyos, stop ko na dahil bad influence ako. Ang gusto ko sa vlogging journey ko, it can glorify God. So, kung mapapahiya ang Diyos sa aking vlogging journey, stop na lang. Kasi hindi ko kailangan mag-vlog. Then, ano pa? Yun, makatulong sa taong bayan. Kasi, ang aking pensyon galing sa taong bayan. Kahit retired na ako, sinusyuldohan ako ng taong bayan. Kaya itong aking vlogging journey is a way of giving it back sa taong bayan na nagpapaswildo, nagbibigay ng aking pensyon. Kailangan hindi maiwasan, I have to analyze, I make an opinion. So, lumalabas ngayon na
may mga nakikita kong kamalian ng PBBM admin na ito, kaya binabatikos ko, sinisiwalat ko. Hindi sa dahilan na gusto kong ibagsak ang gobyernong ito. I considered myself loyalist. Malaki ang utang na loob ko sa mga Marcos. Kaming mag-asawa, hindi kami nakapag-aral ng kolehiyo kung walang Don Mariano Marcos Memorial State College na pinatayo ni President Marcos Sr. sa aming probinsya sa La Union. Kaya kung ano kami ngayon mag-asawa, hindi namin kakalimutan yung tulong ng Marcos Sr. Of course, kasama ng First Lady Imelda Liliza. Oh. So ako, panahon ng eleksyon, talagang sinuportahan ko si PBBM at in little way, nakatulong ako ng kaunti at maligaya ko. So ngayon, gusto ko siyang mag-succeed. Naniniwala pa rin ako sa sinsiridad ng Pangulo. Problema lang ang nakapalibot sa kanya. Yon ang aking inaayawan, yung mga nakapalibot. Kaya ako, nag-blablog ako ng pagbatikos. Ito ang parang ayaw ni Banat Boy. Kasi lumalabas, parang pro-BBM vlogger siya, First Lady ba? Basta, pro siya, hindi ko kilala ang kanyang stand. So, binabatikos ako sa aking mga vlog. Eh, normal sa akin para yan. Kaya opinion ito eh. Both sides. Bahala na ang taong bayan. Manood sila sa aking vlog, manood din sila sa kung anong sinasabi ni Banat Boy. Bahala ang taong bayan na mag-decide. So, hindi ako apektado. So, salamat yung subscriber ko from, Osamis. Salamat sa iyong malasakit at ito, na i-vlog ko tungkol sa imong concern sa akin. Pabayaan na lang natin si Banat Boy. Kailang kung magpunti siya sa Osamis, ay advice, huwag mo na lang siyang pakialaman, pabayaan mo lang siya. Live peacefully. Let's show love. Hindi po, So, yun lang po. See you next video.